Hello everyone at welcome back po sa ating channel. And for this video, pag-uusapan natin ang kandidata na hindi natuloy mag-compete last year sa Miss Universe na ginanap sa Thailand dahil po siya ay na-late. Siya ay si Miss Sierra Leone, Miss Marie Esther Bangura. And ang dami nagkasabi ng mga beauty pageant enthusiasts na malakas ang laban ni Miss Sierra Leone this year. And also, makakita na ba tayo ng isang black woman sa top 3? Or siya na ba ang susunod na black woman na kukoronahan ng Miss Universe after ni Miss Leila Lopez ng Angola? But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para po ma-notify kayo kung meron tayo bago upload na video. At pwede niyo rin po akong i-follow sa aking mga social media account. So, subscribe na! Hello everyone at welcome back sa ating channel. So ayan ha, kung makikita nyo ha, ang ginamit ko ng term ay black woman, hindi na negra ha. Kasi last time kasi ang dami kasi nagpunan sa akin kasi ang ginamit ko, imbis na black woman, ang ginamit ko ay negra na term. So ayun, ang dami ko correct. Kasi ako, ginamit yun kasi nga para very Pinoy. O nga pala, ginamit akong term na yun ay si Miss Gana, yung sumali sa Miss Earth. Sabi ko, negra. Buti mo, hindi ko nga ginamit. Ulit ba eh? Charot lang ha. Ako, Diyos, kumabas siya naman ako. Okay, let's start. Simulan natin sa kanyang bio. Si Marie Esther Bangura is a 22-year-old student and very passionate about her country. In her spare time, she works in community advocating for Good Touch, Bad Touch, a campaign that works to put an end to sexual exploitation of the youth. She is a university student studying procurement, logistics, and supply. Marie has a large goals upon graduation, including starting a couture fashion line and hosting her own TV show called Moments with Marie. Tapos itong si Miss Sierra Leone, Marie Esther Bangura, last year, November 18, 2018, kinararahan siya as Miss Universe Sierra Leone but hindi siya nakapag-compete sa Miss Universe 2018 sa Thailand dahil almost 1 week na siyang late at maraming mga activities ang kanyang na-miss. Alam nyo ba guys, sobrang daming pinagdaanan ni Miss Sierra Leone para makapag-compete sa Miss Universe 2018 after niya manalo sa kanyang bansa bilang representative ng Sierra Leone last November 18, 2018. Yes guys, November 18, tapos December ang Miss Universe. Unang ginawa niya ay nag-process siya ng mga documents like passport and visa. 2 week struggles ang nangyari. Una, nag-apply agad siya ng passport. After that, kinailangan niya pumunta sa Nigeria para makapag-apply ng visa. Then after niya mag-apply ng visa, kailangan pa pala ng transit visa to Thailand. So, pabalik-balik siya. Tapos sabi ng national director niya, hindi daw sila pwede makakuha ng transit visa sa Nigeria. So, kinailangan naman nila pumunta sa ng Ghana. Pero they realized na lalo silang malilate pag nag-process pa noon. Buti na lang daw ay may mga magandang loob na tumulong sa kanila. Nag-book sila ng flight going to Ethiopia. From there kasi, di nila kailangan ng transit visa going to Thailand. So yun, after 2 weeks, nakarating din siya ng Thailand. Unfortunately, late pa din siya ng 6 days prior mag-start ang mga activities ng Miss Universe. Kaya hindi na siya inalang mag-compete. Pero sabi sa kanya, pwede pa daw siya mag-compete next year, which is this year. Tapos pinasama din siya sa mga activities ng Miss Universe as an audience. Tapos ang kagandahan lang doon, nakakuha siya ng mga ideas, ano ba nangyayari sa Miss Universe competition. And then maraming mga Thai people ang natawa sa kanya, ang ginawa't nililibot siya sa buong Thailand. And also nakakuha siya ng mga sponsors. Guys, kung may narinig ko yung nagpubukpok kasi ginagawa yung bahay ng kapitbahay. So, pasensya na. Guys, sabi niya blessings in this guys kasi she learned a lot. Kung mapapansin nyo guys, kung natuloy siya last year, definitely hindi rin siya mananalo. Kasi walang isang buwan yung preparation niya. Hindi rin siya nakapag-train like pasarela or kahit siguro sa pag-pick ng mga wardrobes niya. Eh ngayon, meron siyang ample time para makapaghanda sa Miss Universe 2019. Tapos ito, di ko lang alam kung totoo. Ang designer daw ng gown niya sa Miss Universe this year ay isang Filipino designer na si Mr. Bench Lingayab. I'm very excited for her. Definitely may laban siya sa hulma niyang Black Barbie at ang tangkad niya, 5'11 ang height.
from last year, nag-improve na siya. The way she walks, speaks, na very genuine and very sophisticated. Talagang ready-ready na si Miss Sierra Leone. Alam ko, madali na lang sa kanya ang closer interview. And very interesting yung nangyari sa kanya. Because sometimes, sa Miss Universe, hindi mo na kailangan ng palumpalo or sobrang bigat na credentials. Actually, just a very interesting story to tell. Mukhang may dark horse this year, like Miss Jamaica na umabot hanggang top 3, or pwede rin ang charm na ginamit ni Miss Angola Leila Lopez para masongkit ang Miss Universe title noong 2011. Bali, ang inaantay ko na lang sa kanya yung preliminary performance niya. Doon ko palang masasabi na pwede siyang umabot hanggang top 5 or possible winner. Who knows? Gawing plakado lang lahat, like styling, walk, communication skills, okay na. Magawa lang niya yun, makakita tayo ng black woman sa top 3 this year. Kayo guys, ano ba ang placement sa inyo ni Miss Sierra Leone? Aabot ba siya hanggang dulo or hindi? Please comment down below. And I hope guys na nag-enjoy kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give me thumbs up. And syempre, huwag niyo kakalimutan mag-comment sa baba ha, at mag-away-away tayo doon. Charot lang, huwag naman mag-away. May nako, bash. Bago pa lang kayo sa akin channel, huwag na huwag kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you and bye!